Good afternoon guys, kung bago ka pala sa channel ko, please don't forget to hit that subscribe button para marami ka pong matutunan sa ating mga diagnostic at tips and DIYs. So yun guys, ang i-share ko naman today is tips kung paano natin ma-achieve yung optimal performance ng ating aircon. So ito, may 9 tips ako para sa inyo. So number 1 guys, buksan nyo lang po ang inyong AC kapag paandarin nyo na ang sasakyan. Hindi po kasi makakatulong sa paglamig ng ating sasakyan kung naka-idle lang kayo, kasi yung way po ng compressor paano natin palamigin yung sasakyan is through compression ng freon or ng refrigerant. So paano po ba mako-compression? Yun po through the rotation of compressor pulley. So ano po ba yung nagpapaikot ng pulley? Yung ating drive belt or serpentine belt. So kapag naka-idle po kasi yun, di ba mababa yun yung RPM. So mababagal din yung ikot ng inyong pulley. Ang sabihin, hindi niya nako-compress ng husto yung freon. So ang nangyayari, naglalabas siya, nagbubuga siya ng hangin na medyo malamig. Pero hindi talaga yun yung pinakamalamig dahil nga hindi siya fully compressed. Kaya ang suggestion doon, ideal is buksan nyo lang siya kung itatakbo nyo na yung sasakyan. Habang kunyari, kung hindi naman kayo nagpapainit ng sasakyan ng naka-idle, kung usually kasi ang mga modern cars pwede na nating ibiyahe habang nagpapainit. So kung naibiyahe nyo na, umaandar na yung sasakyan, saka nyo buksan ang aircon. So second po, yun, di ba sabi natin yung sa una, huwag nyo bubuksan habang naka-idle kayo. So ang gagawin nyo po doon, fan po ang buksan ninyo. And then buksan nyo po yung window sa rear. Dalawang bintana sa likod, buksan nyo po. Parang ganito. Yan. Buksan nyo po, wag naman toton-toton. Buksan nyo po yung kabilang bintana. Ayan. Ayan. And then, instead na aircon po ang bubuksan nyo, fan lang ang paandarin nyo. Itodo nyo yung fan. Yan. For example kasi dito, depende kasi sa fan, kasi yung dito sa Ertiga kasi may ano siya, may button. Kapag naka-on to, AC yan, naka-open yung AC. Pagka naka-unpress yan, fan lang yan. So ang gagawin nyo dyan, doon sa iba kasi magkahiwalay ang button. So ang gagawin nyo ron, i-open nyo yung fan ng sagad. Kasi ang purpose niyan guys, para yung init sa loob ng sasakyan, lumabas doon sa likod. Huwag niyo muna bubuksan ng AC hanggat hindi pa kayo maandar. So, ganyan ang pinakauna habang naka-idle kayo, ganyan muna. Fan, tapos buksan yung bintana sa likod. And then kapag nagda-drive na po kayo, saka nyo buksan ngayon yung AC. Saka nyo buksan yung AC, tapos halayan nyo lang nabukas yung inyong bintana for mga 30 seconds and then sakasara nyo na. Siyempre, babaan nyo na rin to. Yan po, mabilis po ang lalamig ang inyong aircon yan kasi una, tinanggal na natin yung mainit na hangin sa loob ng sasakyan. Plus, bumabiyahe na tayo sa mabilis na umikot yung serpentine belt, mabilis na makompress yung ating refrigerant. So, next down guys, doon sa mga walang tint. Yun, magpa-tint kayo. Depende na lang kung gusto nyo ng talagang ano. Ito kasi sa amin, medium lang. Pero kung gusto nyo naman yung dark talaga, mas maigi yun. Kung special kapag tag-init. Yun. Magpa-tint po kayo. Huwag po yung ganito lang na ordinary walang tint. Mainit talaga. Siyempre kapag mainit, pumapasok yung init sa loob ng sasakyan. Nababawasan din yung lamig. And then yung fourth natin is yung AC settings. Yun guys. Ito maraming nagtatanong actually kung paano yung tamang settings ito. Ideally dapat guys, ang pinakaano nito is ibaba nyo yung settings doon sa pinakamababa or at least nasa middle. Huwag nyo yung sasagad doon sa pinaka-cold. Kasi pag sinagad nyo yung sa pinaka-cold, may hirapan yung ating compressor dahil syempre nire-require niya na mas malamig yung ilalabas. In reality, nahihirapan lang yung ano natin, yung compressor natin kasi nga mas kailangan niyang i-compress ng gusto yung ating refrigerant. So ang pinaka-dabas doon guys, i-set nyo lang siya sa pinaka-lowest or sa middle
And then ang lalakasan nyo ngayon, lower. So ganun guys, ganun po yung tamang settings ng inyong aircon. Huwag nyo pong isasagad na malamig ito. Tapos additional tip, para hindi po agad masira o hindi bumaha yung inyong aircon. For example, dumating na kayo doon sa parking. Siyempre, habang bumababa, yung mga sakay nyo, i-off nyo na po yung AC. I-off nyo yung AC. Kung sa ano to ha, dito kasi ganito lang pag-off ng AC. I-off mo lang to. So i-off nyo yung AC and then hayaan nyo lang naka-under yung inyong fan ng mga 3 minutes. Ang purpose po nun para matuyo ano man yung mga moist na nando doon sa inyong condenser or yung sa mga hoses para hindi po magmamuo ang bolts. And then yung fifth natin guys, keep the AC condenser clean. Yung nasa harap kong pinag-uusapan, i-inspect nyo siya kapag marumi. Pagka nagpapa-car wash kayo, pabugahan nyo po doon. Madali lang naman po yun, kung mayroong mga debris-debris, patanggal nyo na lang. Halimbawa may mga dahon-dahon o kaya alikabok, pabugahan nyo na lang para matanggal siya. Kasi the more na malinis yung ating condenser, mas maganda po ang buga ng ating aircon. And then, 6, switch po ang ating AC sa recirculation mode. Ito po ang recirculation. Pag tinignan nyo yung sign, ayan po ang recirculation. Sabi umiikot siyang ganun. Yan po yung recirculation. Tapos ito naman yung outside. Ibig sabihin yung air na kukunin ng AC galing sa labas. Sa city driving kasi hindi siya ideal kasi yung mahihigop niyan puro usok ng sasakyan. So kung nagta-travel kayo sa province, ito yung gagamitin nyo. Ay ito. Kung sa city driving kayo, ito. Ang purpose din kasi nito, mas mabilis siyang lumamig kasi nasa loob lang, hindi siya humihigop ng mainit na hangin sa labas. Pero ang cons lang kasi nito guys, especially kapag long drive kayo tapos naka-recirculate, syempre hininga natin kasi carbon dioxide yung hininga natin, possible na makontaminate kasi yung air. Kaya from time to time, kapag ba napansin yung mga every 2 hours o kaya 1 hour, ililipat nyo siya ng from outside yung air. Or kung nasa city drive nga kayo, syempre hindi maganda na dyan nahihigop, buksan nyo yung bintana, at least from time to time buksan nyo para lumabas yung carbon dioxide para hindi naman makontaminate yung air sa loob. Ganun po yung gagawin doon. Lalo na kapag long drive kayo, i-open nyo yung bintana paminsan-minsan. And then next is syempre yung cabin filter natin. I-maintain nyo lang na yung cabin filter nyo is malinis. Kapag marumi, pagbugahan nyo sa vulcanizing shop or sa gasoline station or sa kasa kung nag-ano kayo, kung sa kasa kayo nagpapamaintain, nagawa ng PPMS. Tapos kung marumi na talaga, replace nyo. Kasi syempre, yan ang number one din cause ng mahina ang lamig kapag kabarado niya ang inyong cabin filter. And then yung 8 natin guys, park smartly. Syempre kapag kung may opportunity, hanggat maaari, humanap ka ng parking space na medyo malilim. Kasi syempre, hindi mainit yung sasakyan, mas madali mo siyang mapalamig. So, yun kapag may opportunity lang naman. Kapag wala talaga, wadi, wala tayong choice. And then yung pang 9, yun, kung can afford naman, have your AC check. Sa bagong sasakyan kasi, usually pledgerant nyo, 3 to 5 years yan bago maubos. So, kung medyo luma na yung unit nyo, at least, ang recommendation kasi is 6 months, every 6 months or twice a year. Pero for me, kung hindi naman, kasi syempre magastos din, pwede na actually yung once a year. Ang importante lang doon, dadali nyo sa aircon shop yung sasakyan ninyo para ipacheck nyo yung refrigerant or freon level plus check ng possible leaks. At saka yung kung may problema nyo yung compressor, so at least makikita nila yun. So yun lang guys. Sundin nyo po kasi yung number one na kapag huwag nyo bubuksan yung AC nyo kapag naka-idle lang kayo. Malaking bagay po yun. Kasi hindi nyo lang masisave yung compressor ninyo. Masisave nyo pa yung inyong gasoline. Hindi naman ganun kalaki pero at least diba, nakakabawa siya ng gasoline consumption. Kasi kung naka-idle tayo, hindi naman mabilis ang ikot ng belt mo. Hindi rin gano'n lalabigan sa sasakyan. Pero may additional load sa makina. So syempre pag nag-additional load, mas lalakas ang makina natin. Kakain siya ng gasolina. Kaya nga 'di ba pagka nagbinuksan natin ng AC, tumataas ang RPM. So 'yun lang guys and thank you sa lahat ng mga nag-subscribe. I hope dumami pa kayo. So 'yun lang, maraming salamat and God bless.
I should fuck around.